yung kaping tinutong ng bigas. Yung sinangag? Oo, nakaano na ako noon. Saan bang probinsya na napunta niya? Pero masarap eh. Yung mga ganun. May besiya pag wala kaming pambiling kape. Ganun yung ginagawa namin. Ang estel ng bigas na yon. Sinugin namin yung bigas. Sa kawali na walang mantika, di ba? Tapos gaganunin mo. Para masunog. Oo. Tapos uusok na siya. Pag umusok na siya, pag natutong na siya, yung pwede na yun, di ba? Tapos ilalagay dyan. Kung minsan, wala pa. Pero masarap pag may asukal, di. Apa. Nagandahan nga ako nun, di ba? Kape na ininom to sa yung matitira. Nasa ano, kinitsuara ko pa, kinainkain ko pa. Masarap din eh. Ginagawa po na ni mama na dati, yung mga naisangag po na bigas, yung papakuluan niya na sa maing tubig, tapos sasalain niya, lalagyan niya sa thermos. O, pwede yun, ano? Para, pag nagtimpla ka, asukal na lang. Asukal na lang. Kung sa ano, kinuha mo yung extract na lang niya, ano? Okay. Tapos ano na lang, asukal. Tipid pa. Tipid pa. Ano ginagawa mo dito sa araw-araw, sa lugar na ganito? Ayun lang po, kada apat na oras, nagpapaandam ang makin na paligo ng baboy. Tapos pag walang magawa, walis-walis na. Walis-walis. Damo-damo. Yung makina na yung nandun sa may ilog ba yun? Opo. Yung ilog, tapos may balon sa may gilid na. Doon nakalagay sa may balon yung, ano, yung hose. Ah, yung alimbawa balon to, doon nakalagay? Opo. Then parang mababa lang yata ang ilog doon eh. Yung tubig parang mababaw lang. Opo, mababaw lang. Dito ko nakilala si Junjun Balaba, tubong Nueva Ecija, kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Luzon, Palawig, Zambales. I try to ask you why, but you never say a thing. Want to hold me tight, I feel I'm gonna bleed. And even though your eyes will not talk about me, feel like I have changed to decide to live. But won't you hold me down? Kung titingnan mo siya sa bawat paggalaw sa kanyang pagtatrabaho, aakalain mo katulad natin na normal ang kanyang buong pagkatao. Dito pala sila kumukuha ng tubig para pangdilig doon sa taas. Hindi rin nawawala ng tubig. Bukal. Bukal ang tawag yata dito. So ito na to. Sa diretso na doon. Sa taas. Seryoso sa kanyang pagtatrabaho. Ilang beses siyang pinapaliguan sa isang araw? Tatlo-apat po. Ah, tatlo-apat? Depende kung sa pagdudumi nila. Kaya pinapaliguan para maalis yung dumi. Tsaka mas maganda rin yung presko yung pakiramdam nila, no? Okay. Tatlong beses? Grabe pala. Ano sa bagay ngayong summer, mainit kasi eh. Para presko. Oo. Kahit anong trabaho ang ipagawa mo sa kanya, gagawin niya. Sa nakikita ko, masaya naman siya sa kanyang ginagawa. Kahit nga anong trabahong pagawa mo sa kanya, okay lang. Masaya siya sa kanyang ginagawa. Sa dito ang shoots niya, no?
nakalimutan ko yung shits din pala sa... Wala yung ano? Nag-start na ba ito? Hindi na? Nag-start na. Neutral mo! Hoy! Ang isa sa kanyang ikinagulat ko, yung makita ko siyang kaya niyang paandarin ang motor na siya lang mag-isa, na para bang katulad lang natin na nagmumotor siya. So ibig sabihin, yung sarili mo may artificial intelligence. Anong dyan sa dalawa na yun? Kanina kasi, pinagmamasdan kita dyan yung trabaho mo. Parang wala lang. Ngayon ko lang nalaman na artificial pala yung paa mo. Hanggang saan dyan ang may ano sa'yo, artificial sa'yo? Kaya hanggang dito? Dito sa kabila, mayroon bang tama sa kabila? Dito po. Ay, stainless na siya. Ito yung stainless na siya. Oo nga, ano. Dito muna, anong nararamdaman mo pag ano? Sabi raw, pag taglamig, maano daw yan sa paa? Makirot? Paano bang nangyari? Ikaw ba, isungilang na yung katawan mo, yung natural na wala man lang galing depekto sa katawan mo? Sa aksidente? Paano nangyari yung ano? Yung aksidente? Ba't yung aksidente? Ilang taon ka pa lang nun? Isusayos. Paano kung na-aksidente? Ikwento mo nga kung paano na-aksidente. Saan ba kayong lugar at anong ginagawa ninyo? Nuevo Ecija po, dumadaan po kami ng pamilya sa kabanatuan. Sa Nuevo Ecija, yung ano yung trabaho ng pamilya ninyo? Mananim. Mananim. Saan banda ninyo kayo na-aksidente? Sa Santo Domingo po. Ano? Bayan ng Santo Domingo. Kabanatuan na ba yun yung ganun? Hindi pa po. Manahirin kami sa kabanatuan. Paanong nangyari? Noong madaling araw po, lumabas po kami ng bandang alas 3 media sa bahay. Madilim pa, no? O tapos, saan kayo nakasakay? Sa hand tractor po. Hand tractor yung bang, yung kuliglig yung gano'n? Tapos? Yung pangduod. Oo, hindi lumabas kayo. Lumabas alas 3 media ng madaling araw. Galing kayo sa inyo, palabas na kayo ng bayan, tapos mayroong crossing, parang intersection, tapos? Na sa lubong ko namin yung naka-web na single. Oo, naka-web na ng single. Ibig sabihin, madaling araw din yung naka-web na naka-single, okay. Ano? Matulin ba siya? Matulin ko yung palakbo niya nung nasa 50 siguro. Oo, tapos? Saka di, nung ano, paliko siya ng patuntang pupunta dito sa pinanggalingan namin. Umiiyak kasi ka. Nung hindi niya siguro napansin na ibig sabihin, pagdating ng intersection, nagkasabay kayo sa intersection. Opo. Tapos siya, hindi niya siguro napansin na crossing pala yun. Paliko Oo. Siya dito. Pakanan siya? Nung sakto pagliko niya, sa amin na nagbalik yun. Sa inyo na? Oo. Tapos, sumalpok doon sa dinadala ninyong hand tractor na yun. Yung kuliglig. Opo. Na, sa akin na po mismong salpok. Yung motor? Dahil nung bumangga po siya sa tractor, pumalo po yung kwitan ng motor niya, pumalo na sa akin. So ibig sabihin, yung naka-web na naka-single na motor, nagtambling-tambling din siya? Parehas po kami. Dahil yung pantalon ko po may sabit sa motor. Ilan kayong magkakasama doon sa may kuliglig na yun? 14. Dami pala ninyo, ano? So ikaw, nakaupo ka doon sa side nung... Sa may side po ng driver. Ng driver. So doon pumalo yung ano yung motor niya? Opo. So ibig sabihin, nung magtambling-tambling na yung naka-single, tapos ikaw naman, nahulog na ngayon? Ano po, sumabit po ako sa motor. Parehas po kami nagtambling. Parang nadala ka nung motor? Opo, nadala po ako ng motor na nag-ikot-ikot. Grabe, ano? Ano pa po dito sa ulo? Nung pag-ikot-ikot, alam mo pa yon yung pag-ikot-ikot ninyo? Opo, alam ko pa po yun hanggang sa... Pagbagsak, alam mo pa rin? Hindi na, dahil nawala na. Nawalan ka ng malay? Dahil ang natatandaan kong isip, tatlo yata apat. Bumalik yung gunita mo, asan ka na ngayon?
Nasa PDG Cabanato na to. Hospital na yun, sa Cabanato na tayo. Dahil sinaksakan na ako ng dulo. Dahil sa napakarami ng... Walang dugo sa akin. Ayan, nung pagising ko, na ano na, naputol na to. Ah, putol na? Anong... Palabas na ako ng operating room. Oo. Papunta na yung second floor para magbayan na dahil naputol na to. So, nung una mong makita yung katawan mong kulang na, ano yung naisip yung sarili mo? Masakit. Sa wala na ka ng... sa buhay. Sa buhay? Parang mag-discourage ka na sa buhay, ano? Anong unang naisip mo nung panahon na yun? Nung makita ko, nung makita mo yung sarili mo? Magpakamatay sa sarili. Ah, ganun? Naisip mo na yung magpakamatay? Oo. Dahil yung siya nangyari sa'yo? Na, inakainom pa ako ng gamot. Oo. Pang insecticide. Ayun ang nasa isip mo? Nakainom ako talaga. Ah, nakainom po talaga? Nung paglabas ko sa bahay ko. Ay, ibig sabihin, nung lumabas ka na sa ospital, papunta ng bahay ninyo, mga 2 months pa siguro. 2 months pa. So, nag-iisip-isip ko na sa sarili mo kung ano na magiging buhay mo. Dahil kulang ka na, di ba? Kung paano ng buhay ko, paano ng hanap buhay ko. So, yun ang nasa isip mo siguro, di ba? Dahil, siyempre, yung mga nakaraan, kumplito pa yung sarili mo, makikita mo, ganun na, di ba? Pwede bang makita yung ano mo, yung sarili mo? Ay! Ah, ganun siya. So, ibig sabihin, ano yung sinturon? Ano pa yung sinturon na yan? Yung belt niya po. Para maano siya. Ah, yan yung pinaka-belt niya. So, ito. Tingnan ninyo mga kabusing. Ah, dyan siya. Hindi siya masakit para hindi sumagad. Ah, kaya nilalagyan ng ganito? Oh, nilagyan ko po siya. Nilagay ko lang para hindi siya sumagad. Oo. Ganyan siya. So, yun ang inilalagay. Grabe, ano? So, tingnan ninyo mga kabusing, itong kausap ko ngayon, talagang napakasakit talaga sa damdamin dahil biruin mo nangyari ang sarili niya, oh. So, ibig sabihin pala, ito, ano na to, ano, yung parang... Ito, napupulid siya dito, parang nagaganon-ganon. Oh, ito na siya. Ah, may ganito na lang. No, kinalagyan ko lang po siya ng pantalon. Pag nagpantalon, hindi siya... Oo, oh, hindi siya... Para kinalagyan ko siya ng pinakamasin. Pinakamasin, ano. So, ang style mo lang yan, lagi kang nakapantalon para hindi halatado, ano? Opo. Saka, lagi nakasapatos. Oo, lagi nakasapatos. May depikto ba sa buhay mo na nagkaganyan ka? Halimbawa, na naranasan mo na bang nag-apply ka ng trabaho tapos naridik ka dahil sa may nakita sa iyong ganyan? Meron na po. Dahil pumasok ako sa water refilling na hindi na isama water sa... Water refilling station yung sa tubig o tapos? Hindi ko na isama sa requirements ko yung kapansanan mo. Oo, oh, yung kapansanan. After 1 week, nalaman nila na ganito. Oo. Inaalis ako ng amo kong lalaki. Yung una, pinagbigyan ka muna? Hindi pa nila, dahil hindi pa nila alam. Ah! Pero nakakapagbuhat ako, lahat nagagawa ko. Tapos, after 2 weeks, 1 week, nalaman nilang ganito. Is gusto nila akong alisin. Oo. Napamahal na sila sa akin, kaya tumagal pa ako dun ng 6 months. 7 months. Oo. Dahil ayaw na rin nilang tanggalin, kaya... Oo, oh, dahil maganda naman yung servisyo mo sa trabaho. Oh. Daangan nga lang, may ganyan ka ng kapansanan, di ba? Oo. Sa iba, natisting mo na rin sa ibang mga gano'n na isama mo na ba siya sa... Isinabi bago ka ng masukan, ganito may ano ko may kulang ako sa sarili ko. Hindi pa po. Hindi ba? Dahil kasi dito ngayon,
ano lang, kinabukasan lang hindi ko nalaman. Ah, oo. Dahil yung nagpasok sa akin, sinabi ko naman sa nagpasok sa akin, kasi yung nagpasok sa akin, hindi nila sinabi. Oo. Na tunay na nakapangat sana. Dahil nga sa, unang-una kasi pag namamasukan ka, lalo na sa bagay ganito, eh, hindi naman kinakailangan na may ganyan, kaya reject ka agad, di ba? Dapat ang unang makita sa tao, yung trabaho niya, yung service niya, di ba? Dahil, mayroon naman mga taong perfect nga siya, pero napakatamad naman, di ba? Eh, mayroong kang kapansanan, masipag ka naman. Ibig sabihin, yung trabaho nung walang kapansanan sa kayong trabaho mo, paano pa yung ano? Walang kapansanan, di ba? So, hindi kinakailangan ang i-reject yung katulad mo dahil sa nagagampanan mo, yung nagagampanan din nung walang problema, di ba? So, mga kaboss, kaya ito nga po yung nagpapatunay na hindi kinakailangan na kung may kapansanan yung tao, i-reject natin. Eh, puro pares tayo tao, puro pares tayo nangangailangan ng hanap buhay. Titingnan natin yung serbisyo, katulad nito, maayos naman yung serbisyo, nakakapagtrabaho. So, walang kailangan na i-reject. Tuloy lang, di ba? So, anong magiging plano mo na sa buhay mong naging ganyan ka? Iniisip mo na ba yung magiging pinabukasan mo sa darating na panahon? Iniisip mo ba sa darating na panahon na binata ka pa ba? May unang asawa po ako, may anak po ako. Nung nag-asawa ka nung panahon, wala ka pang ganyan? Meron na po. Ah, may... Dahil nung nangyari to is, ayun nga, nawalan nga ako ng phone sa buhay ko. Kaya nung naisipan ng pamilya ko, nabilan ako ng cellphone. Ngayon nung nabilan ako sa unang cellphone, nakapost naman lahat. Oo. Nakita ko yung tunay na pagkatao ko. Nakilala ko siya sa FB. Mm-hmm. So natanggap ka naman na ganun yung sitwasyon? Oh. Natanggap niya naman. Tapos nagkaanak kami. Pero nag-aaral ko siya na hanggang sa magkaanak nga kami. Grabe ha, may ganun na yung sitwasyon mo. Nagawa mo pang mapag-aral yung asawa mo? Oh, dahil sa pension na rin po. Ah, may pension? Dalawang IP may pension. Anong tawag sa pension na yun sa ganun? Sa PWD pa. Ah, sa PWD. Required talaga may pension niya pag may ganun. Okay. Magkano naman ang inaabot ang pension sa ganun? 7,000? 7,000? Ano yung nagpipension siya? Yung sa municipio pa? O sa DSWD? DSWD pa. Ah, DSWD. So hanggang ngayon, continuous pa rin yun? Opo, hanggang. So ibig sabihin, sa buhay mo, yun yung pinakapuhunan mo, di ba? Para mabuhay ka. So, doon na rin ako umasa. Yun na rin nakapanggol sa sa pamilya mo. Oo. Tapos ngayon, nagkaroon na kami ng counting problema. Hindi nagkaunawaan dahil walang wala. I try to ask you why, but you never say a thing. Want to hold me tight, I feel I'm gonna bleed. And even though your eyes will not talk about me, feel like I have changed since you decide to leave. But won't you hold me tight again?